sinusumpa ko sa krus ng altar nito. Na mula ngayon kaaway na ako ng babae, ang ibinigay sa aking kahiyan ni Delia Rason ay pag-iiganti ko. Sinugatan niya ang aking puso. Tumalikod siya sa aming sumpahan. Binigo niya ang aming kasal. Sinusumpahin ko lahat ang mga babae. Mga kaibigan, dinaramdam kong hindi na matutuloy ang kasal namin ni Delia Rason. Bakit, Daniel? Ano naman niyang sulat na tinanggap mo? Nadaya ako na isang babae. Mabuti pang nililimos ko sa mga pulubi. Ang salaping ginugol ko sa kanya. Bakit? Tumalikod ba sa salitaan si Delia Rason? Saka natin pag-usapan ang bagay na yun. Bakit, anak ko? Ano nangyayari sa'yo? Mama, para akong nadaya sa sugal at nagansyo na isang sweetie. Bakit nagkaroon pa ng mga babae rin sa ibabaw ng mundo? Mama, ngayon ako naniniwala ng babae na likang pawang kasalanan na nababarot ng magdahang kagandahan. Venus na Magdaraya. Ikaw ang Diyosa ng kagandahan. Kasalanan mo ang pagbibigay ng ganda sa mga babae upang itago ang kanilang kasamaan. Sumpain ka ng demonyo. Mapagtakip ka sa kanilang kasalanan. Konsentidora ka sa kanilang kataksilan. Dahil sa pagbibigay mo ng dilag at bango kay Delia Rason ay nawasak ang puso ng isang Daniel Ricamora. At kung hindi ka kayang sumpain ng demonyo, ay ako ang wawasak sa iyo. Nasisiraan ka na ba ng bait? Oo, talagang tukso ang mga babae. Hindi ko na ibig makakita ng kasara-taro. Mula ngayon, isusumpain ko sila habang ako nabubuhay. Este, Conchita! Conchita! Opo! Kaya nga. Magpasok ka rito ng alak. Opo. Madalik sana. Ano ba nangyayari sa'yo, anak? Inay, ang pinakamasamang salita sa diksyonaryo, hindi ko maring ilapat sa kasamaan ng mga babae. Dapat mong malaman, anak, na babae rin ang iyong ina. Ah, basta lalayas ako. Pupunta ako sa pulo, pinamahal sa akin ng tatay. Matitiis mong bang ulilahin ako? Ikaw pa naman ang kayamanan ko sa ibabaw ng lupa. Ang baso ng whisky ito'y mahalaga pa sa isang babae. Sumpahin ang mga babae. Sumpahin. Kayo ba'y nahahandang makipamuhay sa akin hanggang sa oras ng inyong kamatayan na laging malayo sa mga babae? Oo, nahahanda kami. Mabuti. Ang totoo'y galit ako sa babae. Ang sanghi, selosa sila at mapaghiganti. Palabintangin, gayo sila palaumitin. Alam niyo, isa ako sa naging biktima ng kanilang pagkaselosa. Nakikita ba niyo ang galos ng mukha ko? Yan ay likha ng isang pusa. Nakipag-divorsyo na ako sa aking asawa dahil sa kanyang panggugulpi sa akin. Ganito naman ang aking disgusto. Umibig ako at minahal. Ngunit nang mahirap na ako'y siya'y nagsapat. Ganito ang kanya sinabi. Hindi kita iniibig kundi ang iyong naubos na salapi sa bangko. Kung ako naman ang mga tanong niyo eh, ganito. Galit ako sa mga babae, sapagkat ang kanilang dilay maingay pa sa badaho ng kampana na San Sebastian. Salamat at nagkaisa tayo ng mga damdamin. Magsitayo tayo, tutupin ang tapat ng ating mga puso. Sumunod kayo sa aking sasabihin. Kaming mga kaaway ng babae, kaming mga kaaway ng babae, ay tutupusong sumusumpa, ay tutupusong sumusumpa,
Matatalikod ng lubusan sa mga nakabarot saya. Hindi kami sasamyo ng kanilang bangong may kamandag. Hindi kami titingin sa kanilang magdarayang kagandahan. Hanggang sa uling sandali ng aming hininga. Hanggang sa tabunan kami ng lupa, isusumpay namin ang mga babae. Aba, bakit tayo sumusunod? Dantanyan, nakahanda na po ang lahat. Lalakad na po tayo. Sige. Ating paraiso. Ayan ang ating tahanan. Senyorito, senyorito. Kamusta man, Pedro? Mabuti sa awa ng Diyos. Ito aking katiwala sa pulo. Matagal na kitang hinihintay sa pulpa ng mabalitang mamatay ang iyong ama. Ah, kalimutan natin ang malungkot na gunitain. Ang ibig ko sana man, Pedro, ay punin yung lahat ng tao sa pulo at palayasin lahat ng labay. Ngunit? Ah, wala nang ngunit. Kung ayaw kayo magpalayas, ay ako magpapalayas sa kanila. Senyorito, saan ba ilalagay itong mga maleta? Saan pa di yung dog? Napakagago mo naman eh. Tinulong kita, Damaso, upang ibalita sa'yo na dumating na ang ating bagong Panginoon. At pinalalayas niya lahat ng mga babae sa pulong ito. Ako'y nahihiya sa ating mga tauhan. Ikaw na sanang bahalang magsalita sa kanila. Kakausapin ko sila, Pedro. At ako na ang bahala sa kanilang lahat. Ang sarap ng saliwang isda. Oo, at ang sarap na iklog ng banak, ano? Malinam na at matutunaw sa bibig. Umulunod niyan. Iklog yan ang babaeng isda. Eh, paano? Pumasok na eh. Pigilin mo. Sasakitan diyan mo. Hindi ka matutunawan. Ano ang buting gawin? Forestal Catartica ang kailangan mo inumin ngayon upang matunawan ka. Ang masama lamang ay walang buting ka dito. Martin! Martin! Oh! Teka. Ano yan, senyorito? Saan mo binili ang isda ni Lodo mo? Ba, binili ko yan sa manging isda na dumaong sa pasigan. Uli-uli. Ayaw ko ng isdang babae, ayan sinin mo. Ano ka ba? Paano niyo makikilala kung babae o lalaking isda? Marami ka pa sinasabi. Basta ayaw ko. Gusto ko yung lalaki. Maduste, maganda kayo po. Aba, ang Pedro, tali kayo. Narito po ang anak kong bagong tao. Maganda pa lang anak ninyo lalaki. Umupo kayo, tayo kumain. Ano pangalan mo? Ano pangalan mo eh? Ang pangalan ko eh... Tenorio Romasanta. Ilang taon? Hindi ko nalalaman eh. Ang natatandaan ko lamang eh yung itong bagyong nagdaan dito sa pulo. Ba't kayo nagtawanan? Para kayo nakakalalaki ah. Hindi. Kung kaya sila nagtawanan, eh dahil ka na rin yung sinabi mong pitong bagyo sa pulo. Ang matigas mong bisig, eh nagpapakilala na ikaw ay malakas at masipag. Kaya hinihirang kitang pasamantalang bodyguard. Ha? Mga kasama, mula ngayon ay itatawag niyo sa akin ni Larion. Mala sa akin yan, Daniel. Mabuhay si Larion! Tignan natin yung mga kasamang kaligutan ng mga babae. Kumanta lang ang likod-likod. Sige na. Oh, come to me!
come to my Mardi Gras. It's an impact. Hoy! Oh, yung una! Kaya ganda niyang lalaki. Yung nagsasabi na ang mukha raw ng tao ay salamin ng kanyang kaluluwa. Ngunit, bakit siya'y ugaling demonyo? Matay marinate. Hindi ako maaaring matulog sa tabi ng isang tulisan. Mangyari na ang mangyayari. Paano ang mabuti? Ako ang bahalang umisip ng paraan. Anong may paglilingkod ka sa akin, Kapitan? Bakit di ka natulog sa tabi ko? Ang isang bodyguard ay hindi natutulog sa malambot na kusyon. At ang isang mabuting marinero ay hindi natutulog sa tabi ng kanyang kapitan. Ganda ng kalikasan. Oo nga. Nakakatuwa ang mga ibong langkay-langkay na naglilipad. Naniniwala ka bang walang babae sa langkay ng mga ibong ating nakikita? Magtigil ka. Bakit pa panay na babae na lang ang nasa ulo mo? Ba't ganyan ang tingin mo sa akin? Sumagot ka. Sumagot ka eh. Ibig bang magalit ako sa'yo? Ikaw eh, may isang bagay na nililihim sa akin, ano? Bago kita sagutin, ay tugunin mo muna ako. Magtanong ka niyo. Ano bang nagawang kasalanan sa'yo ng babae at ganyan na lamang galing sa kanila? Ah, babae na naman. Wala sa sigla sa ibabaw ng mundo na maaaring paglagyan ng kasalanan ginawa sa akin ng mga babae. Maaari mo bang masabi sa akin? Huwag kang pangahas. Ang ibig kong malaman, ikaw anong kaulugan ng tingin mo sa akin kanina? Wala. Oh, kung saan sinungaling? May ibig ka, no? Wala sabi. Sino sa mga babaeng pinalayas ko ang iyong kasintahan? Sumagot ka. Hindi ako maring inibig sa babae. O, sino yung inibig mo? Bakit di ka sumagot? Pipi ka ba? Sa kalikasang nakikita natin na magandang mukha ng araw sa ulap ng humahalik sa langit sa mga ibong naghahabulan at nagtuturo ng pag-ibig. Napaka-romantiko mo naman. Sapagkat naging tao ko dahil sa pag-ibig, kalikasan man ay nagtuturo ng romansa. Tama na, Tenorio. Huwag mo na akong tuksuhin kung anong kabaliwan ay sasabihin. Kabaliwan? Kabaliwan bang banggitin ko sa iyong katotohanan? Ang sinasabi ko ay siya ko lamang nakikita. Romantiko ang kalikasan. Kuminsan ay magdaraya ang kalikasan at ang dayang kanyang nagawa ay ang pagkakalikha sa mga babae. Malubha ka magparatang. Hindi ka ba naniniwala may babae ring mabuti? Isa lamang ang babaeng nakikilala ko. At yan ang birhing ina ng ating mananakop.
Kung ganun ay tinatamay mo rin ang ina. Oh Diyos, nang bubuisis ka ba? Ano ba itong pumaka? Ha! Ulan tayo sa gilid! Ah! Ha? Senoryo! Senoryo, pinupulikit ako! Nagkitilo ka ba? Senoryo! Senoryo! Kwenta yan. Utang ko sa iyo aking pangalawang buhay. At ibibigay ko sa iyo ang buhay na yan kung yung kakailanganin. Salamat. Kung nalalaman mo lamang. Ano ba? Nanag-iisip ba ng gising? Ano ibig mo sabihin? Ano yan? Ano ang ibig mo sabihin na kung naalalaan ko lang? Wala naman ako sinasabi ah. Oo, magtapat ka sa akin. Ano nga yan? Hindi kita maaaring pagkailan. Pinagtatapat ko sa'yo na umiibig ako at iniibig naman. Ha? Sino ang umiibig sa'yo at sino naman ang iniibig mo? Yan ang ibig ko malaman. Pinakamaganda sa pulong ito, pinalayas mo. Totoo? Nalalambang nakasugat ka ng damdamin ng isang tao sa pagpapalayas mo sa kanila. Wala akong nalalaman. Sinungaling na lalaki. Sinabi niyang utang niya sa akin ang kanyang pangalawang buhay. At ang buhay na yan ay bibigyan niya kung kanyang kakailanganin. Kalit siya sa mga babae. Parang hindi siya anak ng kanyang ina. Nalimutan ng demonyo si Daniel na utang niya ang kanyang buhay sa gatas ng mga babae. Talagang mas masahol pa siya sa demonyo. Pati sa babaeng hayop ay nagagalit siya. Hindi ko malaman kung anong klaseng tao ito si Daniel de Camora. Walang pag-iisip, malabnaw ang utak. Senoryo, huwag mo akong pakahamakin. Kung nalalaman mo lamang kung gano'ng kabigat ang pagkakasala sa akin ng babae, eh hindi ko magsasalatang ganyan. Senyorito! Senyorita, ano? Napapasok tayo ng mga babae. Ano? Oo, nalulusob tayo ng mga babae. Eh, saan nando ng mga babae? Etong katunayan. Ayan. Alaman na itlog ng pugad na yan ay wala sala sa babae. Tama na! Imposible, imposible yung Tama na! Hindi mangingiklog ang lalaki. Tama aray na. Sige kayo. Ang iniisip ko ngayon ay kung paano malilipo ng mga babaeng ibon. Ayoko ng babae! Ayoko ng babae! Ayoko ng babae! Ang sarap maligo! Mula nang dumating yung mga demonyong lalaki niyan, eh makalawa pala ako maliligo. Ba, tatay, alam na ninyong ating hudyatan, ano? Oo. Oh. Alam na ninyo ang gagawin ninyo pag may dumadating. Oo, ano. Pumasit na kayo. Magaling ang tatay ko, ah. Hala, maligo ka na. Tapos na ang kwento. Akalain mo nga paglalangan din natin mga kaaway ng babae. Hinahangaan kitang gumanap ng papel, ngunit nahalata ka rin kilos babae. Yan lang ang pangingilagan mo. Thank you.
Animilmit pala kaya, Mang Pedro. Oo. Ngunit ibig akong atakihin ang dati kong sakit sa puso. Uy, bakit di kayo magpahinga kung kayo may sakit? Alam niyo, kaya ako na parito, ibig sanang maligo, masyadong mainit ngayon eh. Maligo ka? Oo. Ayan. Umatake na. Umatake na. Alino umatake? Ang sakit! Anong masakit niya, Mang Pedro? Naku, mamamatay na ako. Mamamatay na ako. Eh, magpahinga na ka sa bahay masakit at maliligong muna. Ay, naku, mamamatay ako. Masakit na masakit. Ay, sus, ano nangyayari sa inyo? Mamatay na ako. Nasisiraan na ba kayo ng bait? Masakit na masakit na. Ay, naku. Ay, nga muna kayo. Ano ba tinitingnan ninyo? Namamatay na ba kayo? Ako. Mamamatay na ako. Iwan nga ninyo ako. Ay, bueno, maliligo na ako. Naku, mamamatay na ako. Mamamatay na ako. Naulon na yata itong matandang ito. Tenga muna kayo. Ay. Puro kayo mamamatay ng mamamatay. Hindi naman kayo matodas-todas pa. Makapaligo na ako. Halina nga kahit ihatid ko na kayo. Ay. Sa aking makapaligo na. Para si Dukat, ha? Mga kasama! Mga kasama! Ano mga kasama! Oh, nakapulot ako ng damit sa tabi sapa. Ay, naku, kasyang-kasya sa akin. Kitinori ito, ha? Huh? Kitinori, pagkakataon, makakaganti tayo. Sunugin mo! Sunugin mo! Pabaya na lahat sa kanya. Hindi, tatago ko na lamang. Balang araw, magagamit ko din to. Kasya sa akin, eh. Sunog! Hindi, sa akin ito. Talaga bang wala kang damit? Wala eh. Bueno, sa'yo na. Sa'kin na? Oo. Iyang patikay, ano yung sabon? Ha-ha-ha, tingnan ka ano ba ito? Ko ay ang pinakamatigas sa inyong lahat ay ang bodyguard ko si Tenorio. Oo nga, pero lalong matigas ang kanyang ulo. Makikita mo't balang araw, tutubuan siya ng sungay at susuwagin tayong lahat. Kapitan! Kapitan! O, ano? May ibang tao sa pulo. Oo. Oo, nakita kong nagtago doon sa bahay-bahay ang taguan ng aking kasangkapan. Doon sa aking sulugan. Siguro magnanakaw yun. Oo. Oo, kitang-kita ko. Hoy, dalhin niyo lahat ang inyong armas. Tony! Pull me, Thompson. Ikaw ba? Ano ibig sabihin nito, Tenorio? Huwag kayo na, Papi. Tinapuan ako ng dati kong sakit na malaria. Baka kayo mahawa, umalis na kayo. Atas kayo, baka tayo mahawa. Bakit, ha? Mahawa tayo. Mahawa na malaria. Malaria.
Eto, eto ang damit mo. Baka mahawa pa ako sa'yo. Ay, mahahawa din nata ako. Kaya aga-aga natin eh, nakakahit tayo ng manok. Baka tayo mapagalitan ni Daniel. Nagsibak ka na ba ng kahoy? Nagsibak na ako para sa isang linggo. Maalala ko pala, bakit ka palagi naka-jacket? Ha? Eh, nagkasakit ako ng pulmonya eh. Ang sabi sa akin ng albularyo, huwag daw ako mag-aalis ng jacket dahil masama sa akin ang hangin. Siguro ang ganda ng katawan mo kung nakakamiseta ka, no? Buong-buong dibdib mo eh. Huwag na nga natin pag-usapan yan. Pag-usapan natin itong mga manok. Ang ganda ng kaliskis, ano? Walang palo sa primerong sabong. Gusto mo subukan natin, no? Oo. Oh. Baka hindi makaliksin yan. Bakit hindi? Ako nag-aalaga nito eh. No. Sige, kaya kaya mo yan. Huwag mo akong apurahin. Sige, ayaw mo presahan eh. Kunti na. Kaya kaya mo yan. Kaya kaya yan. Ito atin naman sa ano yan eh. Sige. Sige, sige. Dito na. Kaya kaya mo yan ah. Kunti na lang, sige. Kaya kaya mo naman dati eh. Sorry na lang ah. Maray ka pang... Ay. Mga sama. Ngayon, ipipiliin ko sa inyo kung sino ang tunay na aking magiging bodyguard. At susubukin ko kayo sa lahat ng uri ng palakasan. Ano? Hinahamon ko ang pansamantalang bodyguard ninyo. Ano, tinuro? Hinahamon ko raw? Abay, kaliwete ko eh. Aba, kinado ang bata ko niya. Oo, mas kinano. Lalapag ka. Sige, ano? Sige, para masuha. Sige, tinuro. Sige, tinuro. Sige, tinuro. Abutin mo, tinuro. Sige, tinuro. Para, boy. Sige, bodyguard. Sige, yan. Ano ba, Cardi? Eh, ginapuro. Ah! One! Two! Three! Four! Five! Six! Seven! Eight! Nine! Ikaw na lang, Tenorio, na titira upang lumabang kay Bastian. Hindi ako lalaban. At ayokong masitsuro na tenga ko na katulad ng mga ibang buksinero. Pwede kung ganon, ikaw ang nanalo. Sakit pa yung mata ko. Hirap nang malampasan yun, amo. Hala, nagpasan mo aking hagis. Ginasabi ko na nga, be. Binabati ka na, be. Ngayon eh, pasisimulan natin ang paliksa sa takbuhan. Tara. Bueno, dito kayo mag-uumpisa, ha? At kung sino makarating sa kinalalagyan naman Pedro, eh siyang nanalo. At ako'y bibilang lang. Aba, pakiusap ko, sumali ka lamang. Aba, ako ba hinahamon mo? Hindi kita hinahamon. Ang mga kasama mo ay parang babae, ikaw lang lalaki. O, bakit hindi pa tayo na lang dalawa magsubukan? Sige. Hindi namin matatanggap ang ganyang paghamak. Hindi, Mario, sasali kami. O, bueno, ako na lang magbibilang. Pagkat hindi naman ako abot sa inyo eh. Bibilang ako na isa, dalawa, tatlo. Pagdating ng tatlo, kalimot kayong takbo, ha? Sige, puso. Ina. Isa! Dalawa! At! Aba, dilagtado ka mo eh. Wala po tatlo. Sige. Atuma. Isa! Dalawa! Tatlo! Binabati kita, Tenorio. Kamunting mo naman ako upang paligtahan. Salamat, hindi ka sumali sa boxing. Ang pintas ko lang sa'yo, eh, boses babae ka. Huwag mo akong pakahamakin. Boses babae man ako'y nasa kalulu ko ang ganap na pagkalalaki. Kung gusto mo'y magsubukan tayo eh, magsuot ka ng glove. Huwag na, baka talonin mo pa ako eh. Ha? Ha?
saka pala matik ang mga ininom, ha? Walang kwento sa lalaki hindi marunong uminom ng alak. Kulang sa akin ang limang boteng alak na inanda mo, ha? Matabang! Ano? Ang alak na iniinom mo ay pangunahing uri. Ano ba ang paborito mo, ha? Paborito ko ay lambanog. Happy birthday, senyorito. Ito na mga prinsong manok. Oy, bakit wala namang hita manok? Eh, nainitan daw yung hita niya. Alisin ko muna, kaya kinain ko. Itong hayop. Awat na lang yun. Ayoko magalit ka sa iyong kaarawan. Ay! Teka mo, teka mo na mga kasama. Teka mo na. Ang makapagbigay sa inyo ng isang magandang paghamak sa mga babae, bibigyan ko ng isang manok at samboteng whiskey. Ako lang magbibigay. Abe. Ang babae ay apoy na nakasusunog sa kaluluwa. Walang lato yung sinabi mo. Makinig kayo. Ang babae ang palaya na nababalot ng asukal. Hindi. Ang babae mukhang anghel, pusong demonyo. Magaling. Ikaw, Tenorio, hindi ka ba sasali? Ako? Hindi ako ganong galit sa babae at ayoko silang murahin. Kung nalalaman lamang ninyo. Ay, nako, mga tangang tao, Ireo. Nako, napakatanga. Lasing ka na, Tenorio? Ako? Hindi ako lasing. Iikot lang ang tingin ko. Umin tayo. Naku, itong batang to. Bakit yun naglaseng? Hindi ako laseng. Malinaw ang aking isip, malabo lang aking paningin. Dahil sa alak ay lumabis ang tabil ng dila mo. Kamuntik mo lang ibilat ang ating lihim. Paano? Galit ako sa kanila. Nagagalit sila sa babae. Bakit di ba babae rin ako? Bubunutin ko ang dila mo. Bakit talaga tinabla si Tenorio, ha? Masama palang malasing ito si Tenorio. Talo pa ang kapitan natin. Mabuti hindi tayong inutusan ng marinero sa timon. Aba, ako yate sinusugalan mo, Eduardo. Para makita mo at pakikilala ko sa kanya kung sino ako. Kapitan, huwag ka pumatol sa lasing. Inahon mga kapatid, may sayawan tayo ngayong gabi. Sikapin natin maging masaya ang karawan mo doon yun. Okay, okay. Martin! Martin, halika rin ah. Kapitan. Ihanda mo ang akordyon. Mm-hmm. Ha? Opo, okay. Hindi mo siya iniibig. Bakit mo siya pinagtanggol? Pinagtanggol ko ang kanyang kahinaan at hindi ang kanyang kagandahan. Sumaling. Patutok na aking sinabi. Ang tigas mong magsalta. Ikaw may lalaban? Kung ngayong hinahamon. Huwag tayo magpasagan ng mukha dahil lang sa isang babae. Bakit di ka magubat? Hayaan mo siya magubat. Hindi na kailangan. Huwag tulabing mga kasama. Minsan lang tayong dinalo ng tukso, magpapatayan pa tayo. Oh, baya mo. Mariosip ng mga tao ito. Huwag mo na siya sundan. Maasahan ninyo hindi ako gagawa ng gulo. Malamig na ulo ko. Tayo na rito. Kung baka mabugbog yun, ah. Amo. Senorio, dinaramdam ko ang nangyari. Humihingi ako sa iyo ng paumanhin. Huli na ang lahat. Magbibitaw ako ng tungkulin pagka-bodyguard. Aamukin ko ang tatay na umalis na kami sa pulong ito. Hindi ako papayag. Sa ayaw mo at sa gusto mo, ay ayaw ko na maglingkod sa iyo. Alis na kami ng tatang. Utang na loob. Kailangan ko yung tulong at paglilingkod. Hindi kami aalis. Kung ipahayag mo sa akin ang galit mo sa babae. Oo. Isisiwalat ko sa iyo ang lihim na yan. Makinig kang mabuti. Makahit lokal tumanggap ng matinding dago sa mga babae, ang dalawang unay aking napaglabanan, subalit ang pangatlo ay siyang nagwasak ng aking puso. Siya ay si Delia Rason. Nakilala ko siya sa Sampalamigang Bayan bilang isang tagapaglingkod. Kailaki naman kit nito, kayaya naman po sa inyo. Talaga nag-iugali ko na ang mag-iwan ng sukli sa lahat ng naglilingkod sa akin. Baka po ako kagalitan ng may-ari kahiyang-hiya. Bakit? Malalaman po ba niya yun? At saka maroon po ba sa kanyang suki? Sige, kunin mo't nang maibili mo ng kahit na ano. Marami pong salamat sa inyo.
atin na kita, Delia. Huwag na po. Kayahiya naman eh. Oo, ganun lang. Halika na. Gumaganda ka araw-araw, Delia. Hindi po naman. Magpo ka muna. Salamat po. Huwag, Delia. Alam nga kang tagapaglingkod sa akin. Bayaan mong ako maglingkod sa iyo. Salamat. Nalalaman mo bang ikaw lamang ang dahilan ng pagpunta ko rito? Nanibugho ako. Nakita kong walang alis sa kanya ang mata ng malalaking kumakain sa palamigan. Sandali lamang. May iba pa akong paglilingkuran. Nainip ka na ba? Hindi naman. Bakit ako pang hinihintay mo? Marami naman dyan magsisipin. Ako, Delia, nagpupunta rito. Nang dahil sa'yo lamang. Napakalaki na ng utang ko sa'yo. Paano ko kaya matabayaran yan? Ano bang utang ang sinasabi? Ang bawat salamat na isukli mo sa'kin ay walang katumbas na halaga. Ang aming pagkikilala ay humantong sa malimit na pagpapasyal namin sa aking kotse. Ngunit, ako hindi naglagayin ko lahat ng aragawa para sa'yo. Nalalaman kong producer ka. Masaan mo? Salamat. Antayin mo munang maging bituin ka bago ka magpasalamat. Pinakunan ko siya na screen test sa aming studio at tagintabay naman ang ginawang pagsubok sa kanya. Motor! Yes! Sinasabing ang pag-ibig ay buhay, ngunit ang panansya kong kinatatakutan. Gumugula ko ng malaking halaga sa kanyang mga damit. Nahirang siyang pangunahing babae sa isang pelikulang super production ng LPN. Naging tagumpay ang una niyang pelikula at tinabihan siyang Reyna sa puting tabing. Siya ang nahirang na aming samahan na isama sa isang malaking parada ng mga bituin. Binli ko ng mahal ang pamuka ng lahat ng lingguhang Tagalog. Malagay lamang larawan ni Delirasyon. At inabutan ko rin kanyang panauhin ang kanyang naging katambal sa pelikula. Na si Rene Aman. Pinahihirapan mo ko ng ganap. Hanggang sa ngayon ay hindi pa nilulutas ang usapin ng aking puso. Huwag kang mailip. Ang matiisin ay pinatatnubayan ng magandang kapalaran. Bakit pa hindi pa naging tunay na buhay ang ating pag-iibigan sa pelikula? Huwag kang maingay. Aba, ikaw pala. Kanina ka pa ba? Basta ka, Daniel. Mabuti. Ako'y may shooting ngayon. Baka akong mahuli. Papaalam na ako sa inyo. Kambala. Alam mo, akalaan mo ba naman nagpahayag ng pag-ibig sa akin si Rene? Sinabi ko sa kanyang tatanungin niyo na kita sa usapin ng kanyang puso. Bakit? Ako ba tatay mo? Hindi nga. Eh. Ngunit malaki ang utang ko sa'yo. Si Delirasyon ay marunong gumanti ng utang na loob. Ano ibig mo sabihin? Matagal nang nababasa ko sa'yo mga mata na ako'y iniibig mo. Yan lamang ang ibig ko malaman. Hindi ba ako nagkakamali? Sagutin mo muna itatanong ko sa'yo. Ako ba iniibig mo? Hindi ka naman marunong humalata. Okay, nung mahalata ko, wala kang may pinahalata. Kaya puro naman ang iyong pandamdam. Bayaan mo, ihahasa ako. Ayoko na nga. Humangga ang aming salitaan sa pagkatapatan ng pag-ibig. Nagkayari kami ni Delia na pakakasal kami sa darating na Mayo. Noon ay Enero pa lamang. Isang magalang tahanan na ipinatayo ko upang siyang maging pugad ng aming pag-ibig. Minigay mo sa akin ang langit. Umasa kang magiging tapat ang puso ni Delirasyon. Dumating ang takdang sandali ng aming pag-iisang palad. Nainip ako ng kahihintay sa simbahan. Dumating ang kanyang utusan at isang sulat ang inabot sa akin. Ganito ang nilalaman. Daniel, bago ang lahat ay hinihingi ko ang iyong patawad, sa wakas ay napagkilala kong hindi pala kita iniibig. Ang iniibig ko ay si Rene Amante na siyang nakatambal ko sa pelikula. Malayo na kami ngayon, Delia. Ngayon ka magsalita. Kung ako'y may katwiran o wala, nasumpa ng mga babae. May katwiran ka. Ngunit sa kasalanan ng isa, hindi mo dapat idamay ang lahat. Alalahanin mo, ang nanay mo ay babae rin. Tinuloy, tama na. Baka magkagalit lang tayong dalawa.
Hindi mamakailang mo po sa panindig ang puno ng manggang nadaanan natin sa nagbiting bungang ibig mong kitasin ang ulilang sintay aking inaalay. Makata ka pala. Sino man pinagukulan mo na ang iyong pagsintang tinukoy? Makikilala mo rin siya. Maganda pa siya sa tala sa umaga. Mabango pa siya sa bulaklak at mayumi pa sa amihan. Siya, urong-urong ka ron. Makapagpahinga naman ako. Para sarili mong papaga. Halika nga. Ba't malayo ka na lang yung baka ka mahulog? Halika, mahiga ka uli. Hindi naman kita pinaaalis. Halika. Bakit sa dalawang lalaki magsipin sa isang higaan? O, di palagay mo ako isang... Papalagay kong isang kambino ba eh? Oy, mag-iigat ka ng pagsalita. Hindi kambino. Pupunta tayo sa pulong Esmeralda upang tuksin ang mga lalaking kaway ng babae. At ang bawat lalaking mabihag natin doon, ay tutumbasan ni Doña Aurora ng halagang 2,000 piso. Bukod pa sa lahat natin. Anong pasya nyo? Lusubin natin ang pulong ng mga adan. Lusubin! Lusubin! Matamis ang masigante. Ano kailangan nyo dito? Ako, Sheriff. Taglay ko ang katusan galing sa Sigado. Na nagsasabing ang kalahati ng pulong ito ay pag-aari ni Kursa na posible. Hindi ako maaaring maniwala. At hindi kayo maaaring lumusat. Sinaryos! Huwag kang lumabas sa alagad ng basa. Oh, basahin mo ito. Mama, hindi ko kalain pati ikaw ay maging katulong sa ikalalaki ng aking pagdadalamhati. Alisunod, Sir Deno, Sigado. At sa plano ay pinakita ko sa inyo, ang hangganan ng pulo ay mula doon hanggang tabindagat. Bueno, kung gayon, magpapatayo ako ng pasamantalang hanggahan. At ang sino man sa mga bubayag ng tubuhid, ibabarling ko. Oh, ngunit pag may lalaking luwakpas sa gwete, puputulan ko ng tenga. Tenorio, nalalaman mo na ang gagawin mo sa kanila. Tayo ay nasa gitna ng mga tukso. Nasusubok ang tigas ng bakal sa pamagitan ng init ng apoy. At masusubok din ang tigas ng inyong puso sa pamagitan ng magdarayang hibo ng kagandahang nakapaligid sa atin. Huwag sana ninyong lilimutin ang ating sumpaan na habang tayo nabubuhay, tatalikod tayo sa mga babae. At ang sino man sa inyo na sumway sa sumpaan natin yan, ay tatanggap ng parusang sampal. Inorio, tumanod ka na. At miyaming gabi si Martin ang tatanod. Opo. Paitay muna kayo. Nalalaman na ninyo inyong mga gagawin, ha? Super rin mabuti ang mga papel. Binabayaran tayo ng mahal ni Doña Aurora. Tumbasan naman natin ang mabuting paglilingkod. Gawin natin ang magagawa nating lahat upang maakit ang kanyang mga kasamang ibigin kayo. At ako naman ang bahalang tumukso sa kaaway ng babae. Tayo na! Laki ng tanod na sanggahan. Oh, ang ganda nga, no? Ngunit pakinggan niya ko, ngayon niyo lang makikita ang aking abilidad. Sa isang kindat ko lamang siguradong hulog siya. Tanga na muna. Huwag ka na nga tumihit. Anong gusto mo? Maari po ba makiusap sa inyo? Anong pakikiusap mo? Maari po ba makahingi ng isang bunga ng mga ninyo? Hindi, mare. Ang bunga ng aming manggay para sa lalaki lamang. At oras na matikman ng babae, magugulo ang aming paraiso. Idamot mo naman. Eh, anong ibig mong ibayad sa isang mangga? Hindi mo pa... May anumang halaga kung babae din lamang bibili. Kaya mabuti pa, lumayo ka na. Che, suplado. Wala tayong pagkakataong kitinoryo. Ang mabuti ligaw tingin na lamang gawin natin sa magagandang babaeng yan. Darating ang araw, babasagin ko ang mukha niyang gwardyang yan.
Masyado siya magpusa kay Larion. Oo, kanya-kanyang turno lamang yan. Makita nyo, mamayang gabi akong bantay. At oras na madinig ninyo ang aking paswit. Ariglado lahat. Dala mo ang gitara. Ang mabuti, paringgan natin sila ng isang matamis na awit. Ariglado. Huwag! Dumarating ang ating kapitan. Madidisgrasya tayo. Kamusta mga bata? Alam mo, hindi maaari sa amin ang panlukso ng mga babaeng yan. Tama yung kapitan. Baliwala sila. Aha. Aba, dala naman rin ang gitara. Opo, amo. Mabuti ang pagkakataon. Kailangan bulabugin natin ang mga tuksong yan. Ayan, sana! Ang mga babae karaniwa'y taksil, puso ay marupok parang singgang babasagin. Ay daling himupis at paniwalain, kay hina ng loob at kay daling paibigin. Kayo'y kabilani. Ang lalaki ay patnubay at pag-anan ang ating mutyang bayan. Dahil sa amin kayo'y nabuhay, kapatinubod kayo sa minsanyang. Tayo naman! Ang mga lalaki pawang sinungaling, ang langit at lupa'y taksinin yung kapag-ili. Ngunit pag nakuha ang nasa't layunin, matis ka puso at pumabot ka na nining. Kayo'y sinungaling. Ang babae ay pag-ibig, kung wala kami kayo ay may hapis. Dahil kami dito sa taigit ang mga taong nangyayin. Dahil sa babae lumapak ang soya, dahil din sa inyo gumugulo ang lahat na bumuhot na tupok ang imperyong Roma. Ang dahil ay itong magandang si Cleopatra. Kayo ang may sala. Babae sa namahan, sali ng nagsisiro sa tuyuan. Ang mga lalaki sa aking akala ay di nararapat na mag-chismis sa kapwa. Ayun akong alamang naging ang bathala, lahat ng lalaki puputulang punang dila. Wow. Kayo'y dalahira. Ang lalaki karaniwan maninira at dalahirang tunay. Kahit di ba napuputuan nakapilin na ay, walang yung buhay to. Binawa pa akong pulis. Magbantay ka, wala ka naman babantayan. Puro puno itong babantayan mo. Bakit pa ba ako nakasama?
Si bait-baitit yung guardian to. Hands off, please. Mabait at magandang lalaki. Simpatikong-simpatiko. At saka talagang mukhang napakabait. Mabait pala. Kung wala sana akong baril. Hep. Huwag ninyong agawin sa akin si Martinico. Naririto na ako. Aking Romeo. Maganda ka sa kanilang lahat. Ako naman. Ang ganda mo, igandang tala. Ikaw ang namumukod na bituin. Salamat, Martini. Anong Martini? Martinico. Naku. Parang asukar ang iyong ngiti. Siya nga? Siguro matamis ang pawis mo. Lasang arnibal, ano? Ang pakla. Huwag kayong aalis at siguradong dadating ang aking mga kasama. At kayo'y bibigyan ko ng tigitigis ang kapareha. Diyan. Ha? Ito na sila, oh. Dumarating. Ito kasi nga, no? Ako dumating din. Maganda gabi po. Maganda gabi po naman. Oy, silang dyan. Halika na, Irog. Ba, hindi ako maaaring umalis dito. Sige hindi, na. Bantay ako dito. Sige lang. Huwag kayo tayo lalayo, ah. Halika na. Kasing ganda ka ng buwan. Mga mata mo'y kasing ningning ng mga bituin. Isa kang modelo ng kagandahan. Teka nga muna. Ano ba ang pangalan mo? Rumasan tayo, rumasan. Di ko pa alam pangalan mo. Ang pangalan ko'y Eduardo Ramirez. At ang aking ama'y isang doktor magaling sa operasyon. Ako naman si Carson na pasibli. Ang ina ko'y isang prinsesa. Prinsesa saan? Sa Moromoro. Sa Moromoro? Moromoro. Binibiro mo yata ako, ah. Hindi. Kay sarap mabuhay sa pilin na isang bulaklak. Pati ng hangin, kay bango kong akin lang hapin. Wala akong kamatayan kung palagi nasa pilin kita. Ilan na ang babaeng nakarinig sa ganyan mong pangusap? Tangi ikaw lamang. Ako? Kung gayoy, baguhan ka sa pag-ibig. Hindi ko akalaing sa ganyang gulang mo ay isa ka lamang. Isang ano? Isang primer grado sa eskwela ng mga puso. Ano? Sa panahong ito ay palay na lumalapit sa manok. 1948 na ngayon. Talagang ganyan ang dapat mangyari. Bubae na ang liligaw sa lalaki. At bakit hindi kayo ang magsaya at kami naman ang magsasalawal? Oh, eh hindi ba marami na nakasalawal sa inyo ngayon? Hindi salawal, slack. Oh, pareho yun. Natagpuan ko na rin sa wakas ang bubaeng mapapagsanla ng aking puso. Ilang beses na ba nakasanglang puso mo yan? Mabuti kung hindi pa rin matado. Hindi pa sumpaman. Ito na? Oo. Laryon! Laryon! Ah. Laryon! Laryon! Bakit mo ako ginising? Pinagtataksin tayo ng ating mga kasama. Bakit? Nakikipaglambingan sila sa mga babae. Ha? Oo. Yung mga hayop na yan. Bakit sila sumilasupan? Mauutang ko kanilang buhay. Huwag ka na magdaling, baka makamatay ka. Ako'y paru-paro. Ikaw ay bulaklak. Ako'y ulap at ikaw ay langit. Ako'y ilog at ikaw ay isda. Ako'y langgam at ikaw ay asukar. Unti-unti kitang uukitin at dahan-dahang kitang sisisirin. Oo. Ikaw ay sisiw at ako ang lawin. Ako? Ikaw ang palay at ako ang manok. Ikaw ang daga at ako ang pusa. Magmamahalan tayo. Sisiluin natin ang pag-ibig ang ating mga puso. Naloko na. At ang baging na ito Sos. Ay tanda ng ating pagmamahalan. Oh. Huwag kang lumayo. Alay. Martini. Martini ko pa, labas ko. Magbabay sa akin ang mga ulo na yan. Huwag kang ganyan, konti na, Meg! Hingi, Mare! Hoy! B-
Sebastian, huwag mo ko iwanan. Natatakot ako. Natatakot ka, lalaki, kasama mo? Lalaki? Iwanan ako! Hoy! Hoy, halika dito! Halika dito! Halika! Ayaw ko ba? Gayun man, nagpapasalamat ako sa nangyari. Bakit kumakagat na sila sa ating pae, hindi malaon at may babaks natin ang kaharian ng lalaking kaaway ng babae. Parang hindi kayo makikumanga ko. Hindi ko malaman kung anong ipaparusa ko sa mabigat ninyong kasalanan yan. Hindi ba salitahan natin din sasampalin ang sino masubira sa salitahan yan? Pus ngayon, si Tenorio ang aking patigat ang ipaparusa sa inyo. Eduardo, po, Tenorio, sampalin mo. Pachal! Sampalin mo. Antonio! Bigyan mo. Ricardo! Martin! Aray! Hindi ka ba tinatamaan? Hindi pa ba? Sapagkat ikaw ang gwardiyang nagkonsinte. Oo po po. Tatlong iyo! Bigyan mo. Aray! 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 Ako lalo! Tama na! Ito ba ang gusto mo? Hindi, hindi. Sampal lang lang. Huwag niyan ba siya? Tinoy, sarap! Sa mga tukso! Ngunit hindi pa natin nabibigyan ang kanyang kapitan at ang kanyang bodyguard. Naikatwiran si Estrella. Habang hindi sumusuko ang pinuno, ay hindi natin masasabing nanalo na tayo. Pwes may salita ang kami ni Bastian na pakakasal pagdating sa Maynila. Pinakamagandang lalaki ang nabihag ko. Gaganda pa ba siya kay Martinico? Sa isang tandang na magaling tumilaok at magaling din namang kumahit. Pwes ulitin sa inyo. Gawin ninyo lahat ang inyong magagawa. Bigyan naman natin ang kasiyahan si Doña Aurora na nagsisweldo sa atin. Dodobling daw niyang pabuya pag nakabal natin sa Maynila ang kanyang anak. Siya nga? Ah, mga taksi! Narinig ko lahat ang inyong pinag-usapan. Ang lahat pala'y gawa lamang ng aking na, ha? Kung hindi niyo ibig na utangin ko ang inyong buhay, bukas ng umaga. Labis-labis na ang pagpupusa ni Tenorio. Hindi na tayo pinakikisibo. At saka ibang iba na ang pakikisama niya sa atin. Sinasabi ko na nga ba kila rin. Na yan ay tulad sa isang demonyo na tintubo na sungay, na balang araw, ay susuwagin tayo lahat. Eh, itong at nararamdaman ko pa hanggang ngayon ang tampal na pindapon sa aking mukha eh. Naghihintay lamang ako ng pagkakataon upang magiganti. Kasambat hindi siya malalaglag sa mga kamay natin? Pag akong ginalit niya, lulunurin ko siyang parang pusa doon sa laot ng dagat. Siyang may kagagawang kung bakit pinabakuri niya ang tabing dagat ni Laryuna. Totoo yan. Mga kaibigan, narito si Tenorio Gumasanta na ibig yung pagigantihan. Nako, nanay. Ngayon kayo magsalita. Isa kang pusang nagmamahabang dila kay Laryon. Nandahal sa'yo na palayas lahat ang bubayo rito. Hey! Anong gulo yan? Pinagbantaan nila ako. Pinaratangan nila akong pusa. Talagang pusa ka? Diyan! Tama na. Hindi kong paparalan sa palaginiwan sa akin, kaya inahamog ko siya upang makasubukan kami ng lakas. Sa lahat ang oras! Ah, para kayo. Basagan kayo ng mukhang gusto nyo. Ah, kainis kayo ah. Ang gugulo. Sabi kayo. Ano ang sanhin ang pagbabasagan nyo ng mukha? Hindi ko pa hindulot ang kayo mag-away. Kung may kasalanan ng aking anak, sabihin ninyo sa akin, ako hindi isang masamang ama. Marunong ako magparusa sa aking anak. Pinaratangan nila kung di mabuti. Alam ba niyo mga pebrong ginawa sa akin? Sinampal po ako at binuntal pa ako eh. Hindi tamang magbuhat ng kamay sa isang kasama. Ano Eduardo, nasisiyahan ka na? Magkamay kayong dalawa. Uy! Naku, mga kasama. Alam ninyo? Tumang balita. Oh, ano yun? Nalaman ninyo, si Tenorio. Nakikita ko yan, ha? Tuwing Linggo ng umaga, nangunguha ng bulaklak. Bakit siya kukuha ng bulaklak? Meron siyang pinagregalo ang babae. May tinatago sa atin yan. Isumbong natin kila rin. Nakikita ko na namimitas ang bulaklak, eh. Oh. Sinasabi ko na nga ba, eh. Pag ang lalaki, boses babae, asahan mo, traitor. Kaya nito akong gigising sa ating kapitan bukas ng umaga.
para masunda si Tenorio. Pero kung sabi ako, may sabi ah. Abuntalin ako na. At makarinig ng pangalan ng babae sa pulong to. Naunawaan mo? Inuulit ko sa'yo. Naman kapag dakay, nagbuhat ka ng kamay. Nabigla ako. Uy, si Ma'am Pedro, dumarating. Mukhang galit na galit. Uy, huwag Ma'am Pedro. Konti muna sili. Daniel, aalisin na kami ni Lydia. Sapagkat kung hindi kami aalis, papatayin kita. Napastangan na isang lalaking pumatol sa isang babae. Wala akong kasalanan, Ma'am Pedro. Hindi ko kalahin si Tenorio sa palang... Hindi ko kalahin siya isang babae. Lapas kanan! Huwag! Lydia! Magkikita rin tayo sa Maynila! Magmula ngayon, hindi na kami kaaway ng babae! Lalayasan na namin sila riyon! Sumpa man! Hoy, mag-alis na kami dito! Mga kasama, tignan ninyo ito. Yan ang retrato ng anak ni Ma'am Pedro. Napulot ko. Di ba si Lydia yan? Oo nga, no. Ang ganda, no. Susunod din kami! Tuloy. Laryon, sika mo. Nakapulot kami na isang daraw ni Lydia. Wala yun ang kwento sa akin yan. Patawarin mo ko, Lydia. Laryon, sumisira ako sa ating sumpaan. Kahit napaliguan mo ng sampal ang aking muka,
ako'y naniniwalang hindi maring mabuhay ang paru-paru kung walang bulaklak. Hindi naramdam kong iwang kita. Diyan ka na. May katuwiran si Lydia. Hindi tayo magiging tao kundi dahil sa mga babae. Saka, hindi tataban langgap kung walang pulot. Adios, kapitan. Disgrasyado habang buhay ang mga lalaking hindi nakakakita ng babae. Ayoko na sumpay ng mga anak ni Eva. Magbabalik na ako sa Maynila. Tapos na ako sa harap panata. Naalalaman yung matakaw ko na itlog. Paparo tayo makakatikim na itlog kung walang inahin o dumalaga. Paalam na. Pati ba ikaw? Opo, senyorito. Hahanapin ko si Anggi sa Maynila. At sumagalit kay Tsamatsuway, pakakasal ko sa kanya. Senyorito, I resign. Astangan. Ang pangalan sa krus ay pangalan ng aking ina. Daniel Ricamora, kaway ng babae. Naririto ang dibdib ni Lydia Romasanta. Nakalantad ang puso ng isang babae na handang paglagusan ng pundo. Alang-alang sa pagtatanggol sa libingan ng kanyang ina. Lydia, patawarin mo. Ang pagtitiswi kasing haba na ng talahib na ito. Hindi na ako maaaring tumagal pa. Hahanapin kita, Lydia, kahit saan ka naroon. Mahaba na naman, anak ko, ang buhok mo. Nagbalik na ang dati mong kagandahan. Oo, nagbalik na. Corazon, hindi ko akalain si Eduardo ang matangay mo. Samantalang si Daniel ang ipinabibihag ko sa'yo. Wala akong magagawa. Parang batong puso ng inyong anak. At saka, nasilaw ko sa mga mata ni Eduardo. Dinaramdam ko po doon ni Aurora. Sa akala mo kaya, babalik sa Maynila si Daniel? May tao, sandali lang. Anak ko. Inay, patawarin niyo ako. Wala kang kasalanan na dapat nahingin tawad sa akin. Halik rin sa loob. Daniel, kumusta ka? Bakit narito ang babae niya? Alam mo eh, magkasintahan na kami ngayon eh. Ah, sa mga tweet eh, ang rumasa ninyong naputol sa pulo eh. Dito niyo pinipatuloy. Oo, kaya malapit na kami ikasal. Binabati ko kayo. Alam mo, ako may gawa ng lahat. At ako na palatahala. Alam ko na lahat yan, Mama. Ang ibig kong malaman ay ang tungkol sa babaeng umugol sa aking isipan. Wala ka bang nalalaman tungkol sa kanya, Eduardo? Kanino? Kanino raw? Kay Tenorio, kanino pa? Sino man Tenorio ang tinutukoy niya? Yung mamang anak na dalaga ni Mang Pedro, nakatiwala natin sa pulo. Ano kong batang ito? Meron ba naman dalagang Tenorio ang pangalan? Tenorio siya sa papilalaking kanyang ginagampanan. Subalit, lidis tunay na buhay.
Sinasabi ko na nga ba na hindi makakatiis na hindi magbalik ang kaaway ng babae? Logro ko ng dublado. Sigurado hinahanap niya ang anak ni Mang Pedro. Bakit mo nalaman? Oo. Nahuli ko yan sa pulo na pinagdarasalan niya ang larawan ni Tenorio. Tenorio? Oo. Sa makapwede, naloloka ating senyorito sa isang lalaki? Ano lalaki? Hindi lalaki yun. Ano yun? Babae yun. Kahit ganda pala ng buhay ni Tenorio. Talagang maganda. At yan ngayon ang dahilan ng aking mga ligalik. Makikita mo rin siya. Mag-ayos ka at magpakilis. Huwag kang ganyan, parang aburido. Naipangako ko na hindi ako mag-aahit ng balbas hanggat di ko siya nakikita. Eh kung iturok ba sa'yo ang kinaroroon ng mag-ama? Mangangako ka, mag-aayos ka, nakagaya ng dati. Oo, mama. Pinangako ko sa'yo. Magmamakilis akong katulad ng Prinsipe de Galis. Salamat, mama. Ngayon ay ako na ang pinakamaligayang lalaki sa buong daigdig. Isang lundag ko lamang at nasa sa Batangas na ako at makikita ko na si Lydia. Mama, wala salang mahuhulog sa akin ang anak na dalaga ni Mang Pedro. Ang birhin man ay malalaglag sa minsang panalangin. Huwag na sisi. Habang natitisa ang itlog. At bakit? Wala ka ba tiwala sa anak mo? Kung tisig ang pag-uusapan, sapan sa akin si Don Juan Tenyoso. Pagbabalik ko rito, taglay ko na ang puso ni Lydia. Aboy na mama, alis na ako, ha? Oh, magbabait ka sana, anak, ano? Kailangan nyo dito? Eh, ibig po lamang sana makausap si Lydia. Ako sa kanya! Senyorito, paano ito? Ito, ito. Ah, aray! Lydia! Lydia! Ba't ka naparito? Naparito ako upang humingi ng tawad sa mga nagawang kasalanan. Anong tawa-tawad? Hindi mo ba nalalaman na kaaway ako ngayon ng lalaki? Hindi ko maaring malimot ang ginawang paghamak sa krus ng aking ina. Huwag kang papanik. Babasagin ko ang mukha mo. Nahanda ako tumanggap na ng mga kaparusahan. Lumayas ka! Nalalaman ng aking ginawa. Huwag sana siya magtampo. Pabalikin po sana isa sa akin. Ano nangyari sa'yo, anak? Sinasabi ko na nga bang huwag ka munang magbibilang ng sisiw habang hindi napipisa ang itlog. Mama, tulungan mo ko.
Walang maaaring makatulong sa akin kay Lydia at kay Mang Pedro, maliban sa iyo. Hindi ako maaaring makialam sa usapin ng iyong puso. Hindi ako ang makikisama kundi ikaw. Baka ako'y masisi mo pa sa bandang huli. Sungay mo, dala mo. Buntot mo, hila mo. Cora, tuwan-tuwa ako at hahanggarin sa harap ng altar ang ating pag-iibigan. Alam mo, Eduardo, punong-puno ang dibdib ko ng kaligayahan. Andiyan silang lahat. Mga kasama, salamat at naririto kayo lahat. Sapagkat ibig kong malaman ninyo na kung pagsasabay-sabay na natin ang ating kasal. Aba, mangyari pa. Mang Eduardo! Ano yun? Nadisgrasya ang amo ko. Binasag ang mukha ng anak ni Mang Pedro. Sa anong dahilan? Eh, nalaman yun nung nagpunta kami sa Batangan. Ngayon nung nandoon na at papanik ang amo ko, ay, sinampilong ng kaliwat kanan. Mabuti na lamang at nakatakbo ko. Eh, ano ang pasya ng amo mo ngayon? Give up na ba siya o hindi? Ba, hindi gigive up ang amo ko. Matigas yun eh. Pag hindi daw niya nakuha santong dasalan, dadaanin naman niya santong paspasan. At alam niyo? Babalik kami sa Linggo. Dadalaw kami ulit eh. Eh, ano naman ang mabuti natin gawin? Mga kasama, tulungan naman natin si Daniel. Kakausapin ko si Lydia at ikaw bahala kay Mang Pedro. Sabado pa lamang ay pupunta na tayo sa siyenda. At bigyan natin ng sorpresa si Daniel. Okay. Pero huwag lamang ninyong kalilimutan dalhin ang aking inspirasyon, ha? Sino ba inspirasyon mo? Sino pa? Kundi si Anggi ng buhay ko. Si Anggi? Oo. Ang pag-ibig nga naman ay bulag. Bakit? Pero yung ba namang klase ng mukhang yung pinakitigaan mo? O siya, sige, maasahan mo. Tama, ha? Oo, tama. Salam, ano? Lydia. Ano't naparito ka na naman? Bakit? Masama ba ang dalawin ka? Masama. Sapagkat ngayon ay ikaaway ako ng lalaki. Oh. Sa lalaki? Pabakiain ko mukha mo. Oh. Bakiala naman pala eh. Hala. Kung ibang mo ba... Sige pa. Walang hiya. Sige pa. Sige pa. Isa pa. Walang hiya. Dugo. Hindi kita sinasadya. Teka muna, kukuha ko ng gamot. Huwag na. Wala akong sugat. Kung hindi ang sugat ng puso ko, yan ang gamutin mo. Kukuha sabi ako ng gamot eh. Hintay. Sabihin mo muna sa akin gagamutin mo ang puso ko. Ayoko, kukuha muna ako ng gamot. Sabihin mo munang iibigin mo ko. Teka muna, aampatin ko ang dugo mo, ha? Hindi na kailangan. Ayoko, kukuha muna ako ng gamot. Sabihin mo sa akin iniibig mo ko. Ayoko ng tango lamang. Ibig kong marinig sa mga labi mo. Oo. Ayoko ng oo lamang. Ang ibig yung maliwanag na maliwanag. Oo na nga. Tama. Malaking aral lang na ituro sa akin ni Lydia na kailangang mahalin ang mga daan, ang mga eba. Namulat ang aking mga mata dahil sa anak ni Mang Pedro, kay Lydia. Ngayon ko nakilala na utang ng lahat ng taong nabubuhay sa daigdig ang kanilang hininga sa mga dakilang ina. Walang kulay, walang gandang daigdig kung walang babae.